May kinalaman raw ang tag-init sa pagtaas din ng bilang ng mga nakakagat ng aso. Mas irritable raw kasi ang mga aso kapag ganitong mainit ang panahon. Sa Bacolod City, 6 na residente ang kinagat ng isang aso na nagpositibo pa sa rabies. Makibalita tayo kay Erwin Icavera ng GMA Bacolod. Namamaga ang dalawang binti ng 47 anyos na si Rodrigo Baron. Kinagat siya ng isang asong gala habang natutulog sa kanyang pedicab sa Barangay 2, Bacolod City. Kaya kuya gigdaw sa sikad. Katungtong til ko sa duwa sa sikad mo na ho. Inaklab ya. Kasi hindi ko agay. Baga kita ko. Babagang mata. Sige ko nga sipa. Bumato. Hindi pa raw nakontento ang aso. Sunod nitong sinakmal ang leeg ng isa pang pedicab driver na natutulog din sa labas ng kanilang bahay. Hanggang ngayon, masakit pa ang sugat ng biktima. Ingulpe ko din siyang doon kinagat. Gakatulog ka? Oo, tulog ko. Tapos? Muna eh. Indakpan ko ang ido. Kaya makuha pa sa uli, mabalik sa akin. Napag-alamang bago pala nakagat ang dalawang pedicab driver. Unang inatake ng parehong aso ang apat pang residente sa lugar. Ayon sa mga nakagat, tila halimaw sa lakas ang asong nangagat sa kanila. Kaya naman bukod sa sakit ng natamong sugat, labis din ang takot na naramdaman nila. Kita ko ang matay ng baga. Di pariyo bla sa tinigang bla, nauling. Ang ito, sige ko nga sipa. Tapos ang iyang baba, katutako. Baguluha mga untoy ang lagba. Hindi ido. Dahil sa galit, nagdesisyon ng mga residente na patayin ang naturang aso. Agad dinala sa Provincial Veterinary Office ang ulo ng aso. Lumabas sa pagsusuri na positibo ito sa rabies. Napag-alamang residente rin ng Barangay 2 ang may-ari ng aso. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang may-ari. Tulungan sana sila sa gastusin sa pagpapagamot. Mula nang magsimula ang tag-init, nagpaalala na ang Department of Health na mag-ingat sa mga aso. Tuwing mainit kasi ang panahon, irritable ang mga aso kaya posibleng mangagat. Erwin Icavera, Nagbabalita, Pilipinas.